The podcast will begin in 5, 4, 3, 2, 1. What's up, Glenn? Hey, Paco. Kumusta? Mabuti, no? Jay, kumusta ka na? Okay naman, yeah. As in, long time. And congratulations on your episode and thank you for coming dito sa season 2 ng Paco's Place. Oh yeah, walang problema. Usually, my weekends, wala naman akong ginagawa. So, it's been 6 months. It has been 6 months. And ang plano nga natin dapat was birthday mo. Dapat sana, dito natin gagawin, di ba? Yes, kaso, yes. Nakaplano na yun eh. Pero, pandemic eh, no? I know. Yun ang nakakainis. Grabe. Anyway, you're in the healthcare industry. And, yes. Thank you. You are one of our frontliners. So, God bless you. Thank you. How is it in the front lines? Well, honestly, work became harder. Okay. Pero, we're doing something good, you know. We're giving care to the elderly. So, that's my purpose right now. And since walang gigs, might as well concentrate on your job right now and save money. And happy, fulfilling, no? Yeah. Masaya siya. Although stressful, you know, but... You can't quit. You can't quit on your team. And besides, you love doing that. So, yun, ingat lang and dasal. Now, what do you do to keep safe? Syempre, social distancing. Washing hands, you know. Eating healthy, you know. Taking supplements, vitamin C, D. Wear a mask. Yeah, wear a mask. Importante yon. Pero right now, we have this plexiglass. Meron kaming plexiglass dito kung hindi nyo napapansin. As in, ayan, oh. Oh. I know. Hindi aabot kay Glenn yung... Very compliant kayo sa public health. So, kailangan niya, di ba? Para at least hindi yung nag-iisip yung mga tao na, oh, bakit wala silang mask? Well, aside from the fact that we all got tested, ito yung aming shield. Yeah, I know. So work, we get tested every week. So how does that feel? How do sa mga hindi pa natetest, ano yung feeling ng sinaswab? Well, pag hindi ka pa nagtetest, definitely intimidating kasi nakikita mo ang haba ng swab. Alam mo yun. So nakakatakot. But honestly, it's no big deal, alam mo yun? Parang ka lang naglinis ng ilong, right. Alam mo yun, with the cotton swab. Pero hanggang utak mo yung paglilinis mo ng ilong. I know, pero hindi naman siya painful. It's not painful, okay? So okay. Don't freak out. Actually, if the nurse is very gentle, you know, and she's very nice attitude, very, you know... Pretty. Okay lang. It's not scary. So, yun, huwag kayong matakot to get tested, you know. At least, transparent kayo sa mga roommates nyo or family members, you know. And like ikaw, you live with roommates, no? Yes. How do you guys talk about taking care of each other at home? Well, syempre, risky, pero nagpapatesting din sila. So, ano mo yun? Pero nag-uusap ba? Ilan kayo sa bahay? Tatlo. It's a 3-bedroom house. Pero doon ako sa baba. Okay. Sa first floor ako. Sila sa second floor sila. So, yun, nagpapatest naman sila. Ako rin. And social distancing din sa living room. Tamang right. 6 feet apart. Pag kumakain, tamang nasa magkabilang end, ganyan. Or are they inviting people to the house or bawal? No, pinag-usapan nyo na wala tayong... Hindi naman bawal. Siyempre, yung ibang tenants, may mga girlfriend, alam mo yun. So, yun. Pero as far as partying, alam mo yun, walang ganun. Tamang work. Lahat sila nag-work din and yun. And ikaw, ano naman nangyari sa social life mo? Wala? On hold? Well, ngayon...
ngayon wala talagang social life. I mean, ang social life ko is my coworkers and residents, you know. Right. Parang yun yung it's my home, Leisure Court. So parang second home ko na yan. Sometimes I feel I spend more time at work than sa bahay. So and besides, hindi naman ako mahilig mag-socialize talaga. I mean, alam ko ba't hawak ko yung cellphone ko? Kasi humirit ka ng yung mga katenant mo, may mga girlfriend. So, si Bubble CC, naalala, kung naalala, ikaw nagpasimuno nito, Pax, mag-post ka sa Facebook at sabihin mo sa kanila, magtanong sila. Sinave ko yung mga tanong. So, ito na yung mga tanong. Oh, sige. Kay Bubbles CC, are you married and do you have kids? Explain why not. Okay, Bubbles. I got married around 2011 and divorced 2015. So no kids. Yeah, no kids and divorced and... So yeah, if that answers your question, Bubbles. Ano, mamaya na iba. Isa pa. Ito maganda, maganda. Galing naman to kay Earl B. Torres. Kay B. Okay. Ito galing kay B. Hi, B. Hi, B. Ito ang tanong ni B. Ito medyo maganda yung tanong niya. When is... Alam naman natin may pandemic, pero let's assume tapos yung pandemic. When is teeth... gonna have a concert in the States? Yan. I don't know. Yung topic na future of concert scene, it's really hard to tell, B. So, I don't know. Ikaw, Pax, what do you think about the concert scene? Is kanina, it coming back? Kanina kausap ko si JJ. No? De, galing kami Home Depot para bilhin tong plexiglass na to. Eh. So, sabi ni JJ, alam ko na kung paano tayo magko-concert. Sabi ko, paano? Buong banda nakamaskara. Yung singer lang ang walang maskara. Pero naka-plexiglass lahat. Yung buong stage. Tapos yung audience, nasa kabila ng plexiglass, nakamaskara rin. Sabi ko, wag na lang tayo mag-concert. I know. Ikaw, ano sa tingin mo, paano? Alam mo, Pax, nasa point na ako ng music life ko na... kung hindi man ako mag-perform anytime soon, it's okay. Okay, alam mo yun? Yeah. There's lots of things to do in life, guys. So, alam mo yun? So, are you saying it took a back burner na or hindi mo na lang priority ngayon? Paano ba? Yes, well, explain. Well, pag may nag-offer sa akin mag-gig, let's say, like sa Texas or sa New York, right now, I'm like... medyo pass muna ako dyan kasi, alam mo yan, hindi worth it, you know, and saka na. It will come, you know, the time will come na magpe-perform tayo ulit. Yes. Hopefully, si Papa Trump has a vaccine for I us know. Soon. Nakakatuwa nga, de, tawag sa akin si Bowie, sabi ni Bowie, game ka ba? Game ako, ano? Si Bowie Meneses ng parokya. Anong game ako saan? Ako, ikaw, si Robin. July, Independence Day, Texas. Oh my God, meron natang spike sa Texas ngayon. Ngayon, as of this taping, meron ng spike sa Texas. Oh my goodness, imagine kung... I know. Medyo, honestly, I'm torn, you know, sa mga protesting na yan and sa healthcare. And syempre I'm against, you know, mga racial profiling and racial injustice, ganon. Pero it's tough, you know, makikita mo sa TV, tabi-tabi yung tao, parang people power. And syempre, di ba, may mga elderly parents yung mga tao na yan. Yeah. And grandparents, and then they're gonna come home to their grandparents. And nakakalungkot. Paki-explain nga yung ibig sabihin ng vulnerable. Sila yung mga... Yes, parang, yung mga elderly. Pwede ko masabi, vulnerable. Yan. So, anong nila? Anong... gano'n sila ka-susceptible dito sa COVID-19 na to? Well, very susceptible, syempre. You know, kailangan talaga mag-social distance. I mean...
yun kay George Floyd, you know, I'm really sorry it happened, you know. Wala eh. I guess everyone's pissed right now. Of course. And we're really divided. This country is so divided right now. So eh, yung ano, yung defund the police. Isa pa yun. Di ba? Yeah. Regarding my current issues, alam mo yun, I don't wanna think so much about those things, Pax, because right now I'm so busy with work. So yung mga things na I can't control, wala na akong magagawa doon. Yun eh. Yun ang pinag-importante rin eh. Like, tin mo na sa healthcare ka, then all these things, ang ending nito, there's a pandemic going on, di ba? I mean, okay na yung mga protesta. Pwede naman protesta virtually eh. Kung nga yung mga iba nagko-concert virtually, ba't kailangan natin magprotesta in real life pa? Tapos, kayong mga frontliners, ang tatamaan nito eh. Yun ang totoo nun eh. Yes, yung staff. Yun, siguro, continue lang mag-ingat and pray, you know. Ano po bang sabihin ko? Marami ka pa sasabihin. Anyway, shift gears tayo. No? Sige. So, nung first episode natin, nakakatuwa lang. Sabi ko, naku, kailangan talaga ni Glenn bumalik for another episode sa season 2. Kasi, di ba, si Rico Blanco at si Mike Dizon, naglabas sila ng storya nila ng laklak. Naglabas din tayo ng storya natin ng laklak. Yeah, simultaneous yung parang YouTube. Di ba? Ano niya, and yung podcast mo. Aha. Tapos, may mga nag ko-complain, magkaiba yung version, blah blah blah. Iba yung kay Mike, iba yung kay Glenn, yeah. Okay, i-clarify ko yung Set story. Set the record straight. Yung first time na nagpunta si Mike sa doon nga sa station, sa radio station, sinubmit niya yung demo. That's the first time. Yun yung tamang yung janitor lang yun nandun doon. So, kasama niya yung high school buddy niya or college schoolmate niya. Yung second time, yun yung version ko. Kasi kaming dalawa, yung nagpunta sa radio station, sa LA 105.9. Kasi tinawag kami nung yung station manager nga. Si Formoso. Si Ed Formoso. Tinawag kami. Tapos doon na kami nagsabi na parang, bakit mo plinay yung laklak? Yung falling apart yung gusto namin. Okay. Tapos sabi ni Ed Formoso, mas gusto ko tong laklak, sabi niya. May mga nagre-request. So, nung sinabi ni Ed Formoso yun, di parang pumayag na rin kami. So, andun na eh. So, kaya mayroon two versions. Yung version ni Mike was the first time na siya nagpunta. Yung second time na kasama ako, yun yung version ko. Tapos ang ginawa lang ni Mike, pinag-isa lang niya yung storya siguro o hindi? Hindi. Well, kwento niya yung version niya. Okay. Tapos yung sa akin. Tapos ito pa, ito ang tanong ko. Kayo ba, nung lumabas tong mga video na to sa YouTube, nag-usap ba kayo ni Mike about this? Yung tungkol sa version? Hindi naman. Alam naman namin yung mga versions din namin. So, nagko-correlate naman yung mga versions namin. Pero syempre, yung mga ibang tao, tamang... Uh-huh. Alam mo naman yung mga YouTube comments, alam mo yun, tamang naghahanap sila ng something to bicker about, make to talk a big about, deal about, you know. Wala naman kami pakialam dun eh. I mean, nakatuwa kasi si Mike... actually shared our clip about the laklak story. Nasagawi, thank you. Kaya shout out, Mike. Nilabas siya yun eh. I know. Thank you kay Rico Blanco pala for that episode. And maraming views. And kinukulit ako ni Rico Blanco. Sabi niya, in-email niya ako, bro, gawa ka naman ng short clip. Ganyan. Ako, nung time na yun, syempre nag-start na yung maging busy yung healthcare. Yeah. Nakakalimutan kong gawin. So, yun. One day, ginawa ko during lunch break. Tapos yun, sinend ko sa kanya. Tapos the next day, nakaready na. Tamang... Ando na. Yeah. Galing, no? May tanong sila. Ito, isa pang tanong. Dami tayong tanong dyan eh. Teka, inom lang tubig. Go. Kinakabahan ako. Mas kinakabahan ako nitong episode na to compared to the first time. Okay. Ito,
Ito na pag-usapan na nila pero pag-usapan din natin. Ito yung tanong ni Bon Garcia. Ano ang inspirasyon behind the song Princesa? Babae ba from Up South School? Mm. Yes, you are correct, Bon Garcia. Bon Garcia. Kwento mo sa akin ha, kasi kwento mo sa amin kasi ako hindi ko alam eh. Huwag mo yung yes, shortcut. Yes, sa Up South, yung school sa Sukat, dun siya nag-high school. Tapos yung neighbor ko, si Alexis, was a classmate of that girl named Princess. So Princess talaga ang pangalan niya. Yeah, mag-classmate sila ni Alexis. Tiga Up South sila. And then nanood sila ng gig namin sa Pasig yun eh. Sa Pasig, naalala ko yung title ng gig, Payanig sa Pasig. Okay. Tapos parang ang daming bands. Sabi yung nagsastart na mag-boom yung, ano, yung movement. And yun, nag-gig kami. Tapos yun, nandun si Princess. And nandun siya sa front row. And tamang... yun, she's very physically attractive. And okay. Syempre, naging crush namin siya. Alam mo yun, na-inspire kami. So, yun, ginawa namin yung Prinsesa. Alam niya para sa kanya yun? I guess, ngayon siguro, alam na niya. I mean, alam na niya yun. I'm sure may nagsabi na sa kanya. Or, right, right. Alam na niya yun. Pero wala sa inyo ng ligaw sa kanya? Wala. Friend namin siya, actually. Oh, okay. Friend namin. So, walang lumigaw sa kanya, walang dumate sa kanya. So, ano lang talaga, inspiration lang for songwriting, alam mo yun. Minsan, Right. Minsan ganun eh. Kailangan mo lang ng inspiration na sabay. So, ikaw ba nagsusulat ka pa rin hanggang ngayon ng mga kanta? Alam mo, ngayon hindi eh. Iba yung life sa States for me eh. Parang wala akong masyadong motivation magsulat or feeling ko nag-shutdown na ako and I'm so occupied with work. And I wanna do other things besides songwriting and performing then, alam mo yun. Kasi there's lots of things to do sa America, Pax. What's a typical day like for you? Let's talk about your Monday. Well, Monday, syempre. Crazy back to day work. Yun eh, di ba? Back crazy. To work, yeah, crazy day. Kasi yung weekend, nag-off ka ng weekend. So, right. Parang tatambak yung work on a Monday. Balik momentum ka naman. So, ano oras ka dumarating sa work? 7:30? 8:30? Iba-iba. Okay. Sometimes maaga. Sometimes late. Basta kailangan ko mag 8 hours. Pero usually, as early as 6:30 a.m. Wow, no. As late as 9 a.m. Okay. So let's say nandoon ng 6:30, anong on a Monday, anong bumubungad sa iyo? Para lang malaman nila kung ano ibig sabihin ng work because your job hindi mo madali yung ginagawa mo eh. Mahirap siya na okay, alam mo yon na so pagdating mo ron, ano ang bumubungad sa iyo? Yung mga residents lang. Problema kagad or case kagad? Well, or... okay naman. Nag-enjoy naman ako sa work. Medyo stressful pero fun pa rin mag-work kahit na stressful. Alam mo yun. Tamang, lalo na pagiging staff nyo is lahat on board. Professional and friends kayo. Alam mo yun. And yung mood sa nursing home hindi masyadong parang business corporate-like. Eh. Right. Parang medyo at home. Alam mo yun. Mga tao sometimes kumakain parate, alam mo yun, tamang hindi siya parang corporate world na maraming politics and ano yung feeling siraan. Ng ano? Ano yung feeling ng bawal ang family member pumunta eh, di ba? Yes, yes. How, you have to deal with that, right? Well, ako, I think that's the right move and buti na lang ginawa ng public health yun or ng CDC long time ago. Right. Kasi kung hindi, yung virus, yung COVID virus, it's gonna come from the community. Community spread. Nasa labas yan eh. Nasa labas yan eh. So, bawal family members. And I think that's good nga eh. That's good for the residents and the staff. And nakakalungkot, but they FaceTime. They FaceTime. So, they call on the phone. Yung iba, nasa labas ng window. Tama. Nag-wave sa family member nila or
nagpo-phone sila tapos nasa windows. So you think that's gonna change or magiging ganun na yung norm? You know what? It's hard to say. I think it's gonna be like that the next year or two. Siyempre, kailangan ma-eliminate totally ang this virus before maging... Grabe, no? So, ang allowed lang, staff members lang ang allowed. Walang mga marketing, walang... Yung mga marketing, iniiwan nila yung ballpen sa labas. Right. Sabay, ganun lang. Nakaka-miss, alam mo yun, nag-iba yung scene sa nursing home, hindi katulad dati na... Nagda-dine in yung mga residents together and there's activities and ngayon wala nang ganoon. Wala eh. Syempre isolate mga residents and kailangan protektahan sila, di ba? Tapos kayo, like in terms of staff, no? Pag halimbawa na-expose ka na sa COVID, uwi ka na, hindi ka na pwedeng... Yes, pag meron kang symptoms, syempre, and pagka finorhead temperature check. Siyempre, papauwiin ko ng DON. Tapos, te-test ka na. So, but right now, we're getting tested. We're getting swabbed every week. So, para sigurado. Pabor sa inyo yun, no? Well, ako, I like it. You know, at least, you know, at least I know the public health system is, the healthcare system is working. It's working, yeah. And, you know, hindi naman masakit. It's not painful. So, do it. It's for your own good and your loved ones too. Sa Philippines, you have family in the Philippines, right? Yes. How yes. are they naman? Okay naman? Well, okay naman sila. Yung mom ko, tsaka yung sister ko, okay naman sila. So, thank God, you know, me and my sister are employed. So, my sister's an RN. Yeah. So we help out our family back home. You know, we support them financially and thank God, busy kami sa work. And I know, I'm just fortunate na I got this gig, you know, before this pandemic happened. Kasi kung hindi... I don't know. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin, man. I may be outside protesting and looting, you know. So, thank God. Kasi you know, maganda naman kasi sa'yo. I mean, you're just reaping the fruits of your labor, eh. Kasi marami ka rin naman natulungan talaga, eh. Yung pinag-usapan nga natin. By the way, kung hindi nyo alam to, balikan nyo yung first episode niya rito sa Paco's Place, si Glenn. Kwento niya rin lahat ng backstory niya. And you're just reaping the benefits of what you've given, eh. Alam mo ba yun? Yun na nakikita ko talaga, eh. Well, kailangan na kahit na may pandemic, kailangan responsible ka pa rin, eh. Tamang you have a duty for yourself to yes. Work hard and alam mo yun. Let's talk about that pandemic, no? Pinag-usapan natin off-cam about nagiging sanay na yung mga ibang tao. Do you think some people are letting their guards down? Well, it's hard to, you know, talk for other people, you know. Kasi nasa States tayo, eh. This is a free country. So, ayoko naman sila sabihan personally, alam mo yun. But you can only advise, you know. Right. And hopefully, yung mga friends ko, they are all healthy and... you know, staying fit, you know, but... Ikaw, you wash your hands, no? Yes, yes. So work every 30 minutes, I wash my hands. Or pag feeling mo, meron kang tinatch na something, hugas ka agad ng kamay, so... Right away. So, yeah. Okay, may mga tanong ulit. Ayan na. Hindi naman, during the break kasi sabi ni Glenn, ano kaya yung mga tanong? Safe naman yung mga tanong nila, eh. Ayan, ito galing kay Bongski. Then mamaya na si Bongski kasi teeth, eh. So, oh, ayaw mo naman. Patawa okay. Yung question. Patawa talaga. Ito yung tanong ni Bongski. 30 years from now, teeth pa din ba ang tawag sa inyo or gums na? Yeah, parating may nagko-comment sa amin yung joke na yun or tamang magiging false teeth na or magiging tooth, magiging the tooth. Bakit nga ba teeth? Alam, hindi natin pag-usapan yun, eh. Yes, the most common question sa mga
dyaryo dati ang tanong na yan. But anyway, kaya Teeth, fan kami ng Tool. Yung, okay. Yung rock band na Tool. Yeah. So, yung kumanta na Sober, yun. Gina-jamming namin yun. We like their music. And meron yung t-shirt, di ba? Nakalagay dito, Tool. Uh-huh. So, may merong wrench sa likod na nakakatawa yung shape. So, nag-iisip kami ng band names. Ano yung mga band names na lumabas? Sobrang corny eh. Sobrang corny eh. Tamang, yung isa ata parang Blue Cheese. Okay. Tapos, si Mike ata nag-mention ng ano eh. Ng Teeth. Siya yata nag-isip eh. Hindi ko na maalala kung sino eh. Tamang, tapos, yeah, sige. It, parang Tool, alam mo yun. So, yun, naisip namin. So, tapos, nag-vote ba kayo or yun na talaga yun? Hindi, parang ako, wala naman ako masyadong, ano eh, kung anong gusto nila, alam mo yun, down ako and ano naman siya, right. Simple, alam mo yun, one word and meron siyang kagat, alam mo yun, tama. Corny. Meron siyang kagat, yan. Kaya Team, sige magtanong pa tayo, ito. Okay, galing kay Darwin Villanueva. Kilala mo ba itong mga taong to? Hindi. Si Earl kilala ko, si Bong. Yung iba, hindi ko kilala. Si Bubbles, so, hindi mo kilala. Si Bon Garcia, hindi mo kilala. Ito si Darwin Villanueva. Ang question niya, have you, Glenn Jacinto, ever received weird proposals from spinsters? Like what? Medyo mahirap sagutin yung question na yan. Na wala naman mga indecent proposals ba? Mga ganun. Wala naman. Pero, yun, syempre, pagka nag-age ka na, aha, alam mo yun, tama. Yung mga older women, alam mo yun, tamang magkakrush sa'yo or tama. So, they actually hit on you, ha? Well, yes. Yeah, parang sabi mo na. Sometimes, yeah, alam mo yun, I guess it's normal, you know, tama. But as far as mga sex proposals, wala. Mga ganun, hindi ganun, okay, huwag niyong isipin na it's like that, you know. Minsan yung mga musicians get stereotype na tamang, alam mo yun, easy lang yung sex life or sexually active and stuff like that. Pero it's not like that. So, yun. Ikaw napapagkawala ka kamukha ni Ira Cruz eh. That's a common yeah, thing. Yeah, couple of times. Lalo na ngayon, pareho maikli ang buhok ninyo. I know. Ano ba yung first time? Kumakain kami ng ex-wife ko sa isang Filipino restaurant. And then lumabas yung cook. Sabi niya, oh, sir, kukunin ko lang yung CD ko sa kotse. Babalik ako. Papa-autograph ako. Natutuwa ka naman. Ako tamang. Okay lang. May Teeth fan. Okay. Sometimes, nangyayari yun. Alam mo yun. Tapos, nung inabot niya sa akin yung CD... Yun yung CD na may handprint nung Bamboo na kamay, oh. Album. Yeah. Yeah, so tamang, si ako tamang, oh my God, hindi ako ito. Sinabi mo? Hindi, yung ex-wife ko tamang, hindi si Bamboo yan, silaklak yung kausap mo. Ganyan. Ano sabi nung cook? Hindi, eh, ano na, wala. Diba? Napahiya, pero... Pinirma mo pa rin yung album? Yes, pinirma ko pa rin. Okay. Alam mo yun, tamang... Tapos one time, parokya ni Edgar concert naman, nasa bar ako, tamang may lumapit din na Pinoy. Right. Sir, are you Ira Cruz? Can I have a photo? Ganyan, sabi ko, nope. The Teeth. Saka, the nope. Teeth to, man. Nope to the photo or nope to the Ira Cruz? Well, ayoko naman i-assume na gusto na pa, lulokohin ko siya kasi Ira Cruz. That's correct. Not fair, you know. Right. And then ano sabi niya nung sinabi mo ikaw si Glenn Jacinto? I don't know. Sometimes packs yung may mga fans ni Bamboo na they don't totally know Teeth, alam mo yun. Yeah. No? So, minsan nangyayari yun. Or, mga mainstream na eh, no? Or...
hindi mo masabi. Weird mga ano eh. Sometimes meron akong makikita sa gig. Tama. Oh, Pax, hindi mo na ako naalala. Ganyan. We met 20 years ago. Ganyan. Sa Paddy's Point or something. Something. Pero para sa kanila, memorable yun. Tamang, oh, you were wearing Chuck Taylor. And ako tamang, oh my God, sobrang tagal na nun. And I don't remember you. Paano how do you, respond to those kind of, ano, fan interaction? Ako, I treat them as an old friend, you know. Minsan nakakagulat pag kakausapin ka na lang bigla. Pero mostly naman, they say nice things. Right. Magkikwento sila ng experience nila with the intro boys. sasabihin nila, oh, I was in grade 5 when your song is popular and we couldn't watch the shows. Or my parents used to listen to your songs when I was a kid. Ganyan. Or iba-iba. Or meron silang kwento na, oh, I was in Davao and I saw your gig. Right, right. You know, so, yun lang. Kwentuhan lang. And, yun. Hindi naman ako, I'm not super popular na tamang, alam mo yun. Minsan hindi rin ako nakikilala eh. Tamang, alam mo yun. Kaya minsan nagsusot ako ng shades or ng hat. Tapos pupunta ako sa mga seafood city or lalo na ngayon, nakamask na ngayon. So, medyo very anonymous na tayo. So okay siya. Gusto ko rin yun kasi sometimes pupunta ako sa seafood city. Siyempre gusto mo in and out. Tamang, bilhin mo lang ng stuff mo. So, tamang, hindi naman sa ayokong mag-socialize with right, people. Right. Parang gusto ko lang nung yung quiet, gusto mo quiet lang, di ba? Yes, yes. Usually, nangyayari, nag-grocery ka sa Seafood City, tapos papatugtugin nila yung laklak. So, yun naman, oh, okay, alright. Ito na yung cue. Hindi mo nangyayari sa'yo. Pero kaya ako na hindi ako natatawa, natutuwa ako sa iyo because I mean, I know you to be a very humble guy. You know what I mean? So, nakikita ko yung habang nagkikwento ka, nakikita ko guys yung stress level mo. Parang, oh shit. Well, pag musician ka kasi, hindi mo naman pwede assume na everybody knows you, alam mo yun. Hindi naman lahat ng tao nakikinig ng intro voice. Hindi lahat ng tao nakikinig ng teeth. So, alam mo yun, kailangan low profile pa rin, di ba? And huwag masyadong feeling, alam mo yun, tamang. Totoo yun, yeah. So, halimbawa, so Seafood City and all that event, no? Is it safe to say na, because ngayon, ang focus mo is Glenn Jacinto, the healthcare professional, at yung pagiging artist mo is nasa back burner, Marami ka bang days na nakakalimutan mong celebrity ka? Yeah, sa work. Sa work namang of course, sa work. Hindi ka na celebrity ron. Pero, syempre, kung, like tayo, hindi na natin naisip na celebrity tayo eh, di ba? At then, biglang pupunta ka ng, let's say, Eagle Rock. Well, so sa work, minsan may mga ibang staff member na nagugulat. Tamang, oh, ikaw pala si, ano, si Laklak, ganyan. Alam mo yun, tapos medyo ano yun, starstruck sila sa first time, pero after a while, tamang, alam mo yun, work, co-workers na kayo, and no big deal, alam mo yun, and yun, minsan, yung mga non-Pinoys naman, tamang i-google ka nila, tapos, oh my God, we have a rock star in the company. Oh, wow. Panalo. Yung quarantine sessions, but hanggang ngayon wala pa ako nakikita ng teeth na quarantine sessions? Sobra talaga akong busy sa work. As in, I have no time for mga extra curricular stuff. But have they reached out to you to do something? Yeah, meron. I wish I could sing for you guys and perform and jam. But right now, I have a purpose.
And I have to give my 100% sa work. Galing and, mo talaga. All these gigs, concerts, and partying, ano mo yun, this will not go away. You know, let's just wait and, you know, hope and pray, you know, and work hard. Ikaw, you know, ano bang advice mo, Pax? Hindi, maganda yung sinasabi mo kasi. Before ako magbigay ng advice, I want to ask your opinion first because nag-post ka weeks ago na yung mga musicians diyan, wag muna kayo ma-excite na makakatugtog kayo dahil apparently. Yes, yes. Can you expand on that? Because I'm with you on that eh. Tama ka dun eh. Yes. Alam mo yun, dati may mga musicians na feeling nila they can survive on music alone or alam mo yun, gigs alone. Right. And may mga musicians din naman na business minded, alam mo yun, they started restaurants and barbershops and tattoo shops, yun mauutak yun ngayon. Pero nakakaawa yung mga tamang they relied only on music and right. gigs and yun, I feel for them, you know. And yun nga, advice to the young musicians, you know, go to college, you know, and healthcare related degree. Hindi nawawala ang healthcare talaga. I mean, hindi naman kailangan nurse. Yes. Hindi naman kailangan nurse. Ang dami-daming jobs. By the way, for the record, people might think you're a nurse. You're in the healthcare industry, but you're not a nurse. Yes, I'm not a nurse because I'm not a nurse. Okay. You know, but I can do a lot of things, you know, right. like social service and yes. admissions. Yes. And there's lots of departments sa healthcare. So, iniisip mo bang maraming nursing? Maraming salamat sa doctors and nurses, you know, but there's a lot of people na kailangan din natin pasalamatan. Of mga course. Social workers, you know, CNAs, mga case rehab, managers, rehab, mga dietary, kitchen, maintenance, you know, maraming taong nagsasacrifice. Yeah. So, collectively yun. Nga kayo ang frontliners, but you know, hindi ko natanong to eh. Hindi mo naisip mag-nurse? Well, kinoconsider ko yan. Or mag-administrator katulad ni Simon Soler? I wish, you know, pero yung administrator kailangan talaga, marami kang hinahandle eh. You handle all departments. Hinahandle mo yun, minimanage right. mo yun. So, I don't think I'm up for that, you know. Yeah, why not? Pero, syempre yung sweldo, if it goes up, the stress also goes up, you know. So yung DON medyo mahirap din na job yun, so alam mo yun, pinaghirapan nila yun. And well, wala akong balak, pero also wala kang balak. I'm keeping my options, yeah, my doors open, alam mo yun. Hindi naman ako tamang alam mo yun. And kung maging nurse ako, you know, I can work for Leisure Court, you know. So, of course. We have staff na dating activities or dating CNA mm-hmm. ngayon are like nurse supervisors. So, may upward mobility talaga dito sa company. Impossible. Yeah. Yeah. And, you know, they sponsor nurses, you know. So, at saka mga CNA schooling, they do that. So, There's a lot of positions to work in the healthcare industry. So, yun na nga, nagkaroon ng pandemic. So, you know, yung nursing home business, it's a 24-hour industry, you know. So, kadalihan, you have to staff up. Elderly. Yeah. Yeah, so... Grabe, no? As in, pag kinikwento mo to, talagang ramdam ko yung... Iniisip ko sa utak ko, paano ka nga pala talaga gagawa ng mga extracurricular activities pa? Yeah, I know, mahirap. I guess ibang tao, yun yung ginagawa nila on their free time. Or, right, right. Or, alam mo yun. Pero ako, yung weekends ko are spent sleeping and... decompressing talaga. Cleaning no? the house, watching Netflix, you know, gagawin ko yung grocery shopping ko if needed. On a work day,
pag-uwi ko sa bahay, tamang, you know, tanggalin ko yung scrubs, take a shower, lay on the bed, 8 p.m. And then? Tapos hindi na ako alis ng bed hanggang my alarm. Na, until my alarm goes off that's next your morning. That's your everyday. Yeah, yeah. Nakakapagod maglakad-lakad sa work eh. You do a lot of walking. So ngayon naman, medyo ibaksak natin yung mood. Kasi bigla ako nalungkot nung naisip ko nga pala tong topic na to. Ano na mangyayari sa Laklak Fest? Well, ngayon... Parang nalungkot ako eh, di ba? Kasi all of a sudden, naalala mo na nandito ka first season 1, di ba? Talaga ang dami natin hopes and dreams para sa Laklak Fest. Yeah, ako as far as playing, you know, for me, no big deal. I mean... But that, this is your producer hat. You're not... Well, honestly, I don't really make a lot of money performing and doing gigs, you know, so... My day job is my main cash flow, so kailangan ko mag-concentrate sa day job ko. Itong, anyway, wala naman gigs. The bars are closed. I'm okay. I'm fine with it. You know, it's sad. It's like this, but I'm fine with it. A lot of bands are looking forward to it also, eh, di ba? Siyempre. I don't mind doing a hiatus for like a year or two, you know. I'm busy with my job and... There's lots of things to do, you know. So, gusto kong bumili ng, I want to get a motorcycle and akala ko nakakuha ka na ng motorcycle dahil nag-post ka ng... I know. Well, what happened is, Pax, yung first interview natin... You wanted to get a motorcycle. I went to, nag-enroll ako for motorcycle school. Yes. And then, during nung motorcycle school ko sa Cerritos College, that was the day Kobe... Passed away. Nung ginagawa ko yung motorcycle test ko. Okay. So, yun, syempre medyo mababa yung moral. Yeah. Alam mo yun, tamang. But thank God I passed. And then inayos ko yung motorcycle license ko. I got it. So, and then bumili na ako ng helmet and mga leather jacket and boots. Bakit rider daw. And then the pandemic happened. So, alam mo yun, nag-close yung mga shops yeah. dealerships. So, hopefully soon I'm gonna get a motorcycle. What kind of bike are you gonna get? Gusto ko yung, I'm gonna get a Royal Enfield, yun yung gusto ko, Interceptor 650 wow. yung tawag. Sila Jonathan, they still ride, ha? I know, naingit nga ako sa kanila eh. Like hanggang ngayon, nagra-ride pa rin sila. Naingit nga ako. Hey, Jonathan, what's up? Jonathan Buencamino. If I get my motorcycle, we're gonna ride soon. So, tinanong nga niya ako, sabi niya, oh, si Glenn pala. Sabi ko, yeah, darap pupunta si Glenn sa Paco's Place. Sabi niya, tanim mo nga ako ng motor ang kinuha niya. So wala pa pala. Wala pa eh. Soon I will get the motorcycle. Katas ng COVID-19 yung motorcycle na yun. So... Talagang passion mo to, ha? I know, ang dami ko sana gustong gawin eh. Alam mo yun, go back to school sana. Kaso lang, you know, this happened also. Pero, yun, as long as I have a day job, you know, I think right. I'm all right for now. Plan to, ano? I'm not sad. I mean, I'm sad, but this thing happened. But you gotta still be, you know, positive mind pa rin, diba? How do you keep focus? Because... Nakakatuwa, and it's very inspiring, no? Like, you're willing to actually just put everything aside and give your service to fellow people. Talagang hindi mo naiisip ang sarili mo at this point. Pero naiisip mo ang sarili mo because this is your day job. I know, and... This is your day job, pero alam mo yun, nakikita kitang selfless, but at the same time, you're very smart. Now, you know, let me take care of me because me taking care of me takes care. Ano yan? Dahil lumilipad ka tayo ron. Pick up ako. Okay ka na? Okay na? Wala na? Inom lang tubig. Sige. Ang galing mo. I mean, stressful talaga sa work, man. Pero, alam yan. Okay, ito. Tatanungin ko. Ha? Sagutin mo na. So, natutuwa ako because, number one, wala mo ng banda, wala mo na si Glenn Jacinto the celebrity. At the same time, ang reason mo is,
this is my cash flow, yung day job mo ngayon. Pero your day job is very selfless because all your time is spent there. And I'm pretty sure you're not just there for the money, because I've known you as a person na talaga mapagbigay ka. So I guess my question is, a long-winded na question then is, how fulfilled are you right now? Is this... I'm okay. Meron akong work, and yung work ko, we take care of the elderly nga, you know. Yung mga residents namin, I treat them like my grandparents, you know. I never met my grandparents when I was a kid, so I treat them like my own, you know. And you have to take care of them. That's your job. That's what you signed up for. And it's also what pays your bills. So hindi ka naman pwede mag-give up na lang. And right. I'm not going to work anymore. Diba? Paano ka magsasurvive? You're supporting your family, and you have to work. You have to keeping on, you know. Ikaw ba magsisettle down ka ba ulit, or single bachelor life ka na lang? Tough question. I've been married, and mahirap siya. Mahirap talaga. Kailangan fully committed, and nung meron akong asawa, well, first couple of years I was really happy, you know, right. In love, happy, and you know, first couple of years, tapos after nun, medyo hindi na okay, alam mo yun, medyo very very restricting siya eh. Like sa social media, yung mga friends ko sa Instagram, puros mga dudes, alam mo yun, tama. So, medyo mahirap. Kailangan may trust talaga. Right. And commitment. And all I can say, it's not for everyone, okay? Hindi yun yung goal ng lahat ng tao na ikasal sila, or subjective yan, alam mo yun. Ibang tao masaya na single, or you know, just nakikipag-date lang, or merong girlfriend. So are you dating now? Well, there's a pandemic, so alam mo yun, I'm sure yung dating scene medyo tough. Right, I mean, siguro, in terms sa Filipino lingo natin, may girlfriend ka ba ngayon? Oh my God. Mahirap yung question mo, Pax. So, ipot na yan doon. Spotlight. Anyway, yung personal love life ko, I don't really wanna talk about it. I wanna keep whoever I'm dating anonymous, alam mo yan. Kasi marami sa, lalo sa social media, maraming mga looky-loos, or mga chismosa, and... But you've always been like that, though. Medyo private person naman ako eh. Yeah, I mean, you've always been like that there. Siguro pag close na tayo, kikwento ko sa'yo yung, you know, everything, you know. So yun. But yeah, I'm happy, you know. Hindi ako lonely, alam mo yun. I'm happy, and I wish walang pandemic, you know, but... I know, no? Yun yung hassle eh. Tatanong tayo ulit ha. Meron pa, ubusin natin to. As in, sinabi nila, Paco, hindi na ba magkakaroon. Okay. Hindi, ito. Safe to. Baka love life question na natin. Hindi. Kay Carlo Agato. Oh, shoot. Kilala ko yan. Maganda tanong niya. Can you share, baka love life nga to, pero sige. Can you share the stories behind your songs? Ito una. Hi, Sarap. Yan. Okay, Hi, Sarap. Party, house party with Barkada. And we got so drunk. And may mga sumuka. And yun, we wrote a song about it. So... Yan, when you say we, collectively as a band, you guys sit down and write songs? Yeah, sometimes like that. Sometimes mag-isa, alam mo yun. Pero most of the time, collectively effort talaga. Minsan, may mga songs na dalawa yung nagsulat. Mayroong songs na everybody wrote a song, you know.
So, but yun, yung high-sarap tungkol sa tropa namin yun. His name's okay. Miller. So, shout out kay Miller. Yeah. Ito na, next. Paano ma-pronounce siya? Dararing? Ah, darating. Darating, okay. Yeah, darating si Mike naggawa ng lyrics nun eh. So, siya yung gumawa ng lyrics. I guess he's in love. And nasulat niya yon. So, I can't really explain yung mga words niya kasi hindi ako gumawa nun. But you sang it, right? Yes. How does it go when one of your bandmates writes a song, tapos ikaw mag-i-interpret, do you ask the story of the song or you just sing it and put your own spin to it? Yeah, minsan may suggestion sila. Minsan ako, meron akong ginagawang iba. Right. So, meron naman common ground eh. So, may dalawa pa. Bilis. Walang love life. Ito. By the way guys, kung hindi pa kayo nagsasubscribe, now would be a good time to do so. Okay. Sorry. Yan. Oh yeah, sorry. Ako yung naggawa ng lyrics ng sorry. Tungkol sa ex-girlfriend, syempre, pissed off ka, alam mo yun, nag-break up kayo. So, I wrote that song. Kailan ko ba? Sinulat ko yun very quick, very instant. Was it intended to be a song or just a letter? Well, ang story niyan is we had a gig, birthday. It was my birthday, so meron kaming gig sa Mayricks. Kasama namin yung parokya ni Edgar. Tapos yung girlfriend ko at that time, parang decided to party with mga ibang dudes na tropa niya. So parang, okay. Syempre girlfriend mo yun eh. Kailangan mag-spend time kayo at least or manood ka ng gig namin. Yeah, alam mo yun, birthday mo yun eh. Yeah, so nag-away kami. Na-pace off ako. Tapos sa... naalala ko nag-away kami noon and sobrang kong pissed off. Tinatawag ako ni Chito. Kasi sometimes jumajaming kami with yeah. Parokya ni Edgar. Sometimes tinatawag nila ako. Tamang, oh, let's call in GJ. Sabay ako, pissed off ako sa labas. Tamang, wala. Namiss ko yung opportunity. So nabatrip talaga ako. So pag-uwi ko ng bahay, gitara, and... I think 30 minutes, parang tapos done. Na agad yung song eh. So, pagka pissed off ka talaga or inspired sometimes. Kayo ba, when you... Ganun dali. When you have songs, you just throw it at the table and then do you guys go, okay, ito pasok to, ito hindi to pasok, or you guys just all try it out tapos... Yeah, may mga songs na it takes some time or super tagal ma-arrange and ma-complete. May mga songs naman na madali. Pero back then, parang sobrang daling gumawa ng songs eh. Kasi bata ka pa and you know, you're going through a lot of new experiences. Right. And you write things, you know. Ako, in my experience ngayon, kasi iba na yung life ko eh. I don't write songs. I don't know why. I wish I do, but wala naman akong issues. I don't have any issues about it. You know, I'm living a different life also. So, okay lang. I'm fine with it, you know. One day, you know, baka makagawa ako ng song, alam mo yun. Magugulat na lang kayo. Pero hindi mo pinipilit gumawa ng kanta at this point. Wala. I don't know how to explain it. Tayo dati sa Philippines, minamotivate tayo ng manager, ng record label, or keep writing, ganyan. So, pero ngayon, iba na yung life eh. Alam mo yun, tamang. Yeah. Ibang musicians, gumagawa pa rin sila ng songs, you know, good for them, and I'm happy for them, and pinapakinggan ko rin yung music nila. So, one day, you know, you might see a video of a new song, you know. Let's see. We'll see. Ito, Tampo. Sino yung nagsulat ito? Yung guitar, si Jerome Velasco. Si Jerome, okay. Yung words, ako yung nagsulat. Yun nga, tungkol sa girlfriend din. Same girl. In love. Hindi, iba-iba. Iba-iba. Iba-ibang girls, iba-ibang songs. Alam mo yun, tamang. Ganun nga, sobrang in love. Gagawa ka ng song, alam mo yun. So, nasulat ko yun and...
Yeah, parang second girlfriend ko ata yan eh. Second girlfriend. Tapos commercial model siya. Okay. Yeah, Johnson's and Johnson's in commercial niya. Tapos sobrang na-inlove sa kanya. Tama. Meron siyang commercial sa TV. Sabay, oh my God, na-inlove ako sa babae na to. I'm gonna write this song. So yun. Pero pa. ano yan? Ito madali na to. Galing kay Carlo ulit. Sabi ni Carlo, kailan ka, well, I guess pre-pandemic tong question na to, no? But i-extrapolate na lang natin. Kailan ka ulit uwi ng Pilipinas and will you be staying for good? Staying for good? No, Carlo. How long? Well, dapat, supposed to be, uuwi ako ng February. This past February, dapat uuwi ako. Okay. We're gonna headline Rockista Festival. Oh, nga, no? Rockista Radio Festival. Ayun nga, nangyari yung pandemic, so put on hold yung mga gigs. So, alam mo yun, I wish I can go home and play gigs, but na-cancel yun. And hindi ko alam kung kailan ako uwi ulit kasi I don't think it's safe to fly or travel. I mean, medyo... But when this is all over and you have the opportunity to go home, would you take a month-long vacation or longer? Siguro nga, hindi naman month long siguro. Mahirap sa work ko magbakasyon ng month eh. Siguro nga 2 weeks lang, ganyan. Yeah. And so I guess I just have to keep working, keep saving money. And when the time comes na it's free to travel again, and then yun, i-enjoy ko yung fruits of my labor and yun. Celebrate life. And ikaw ba? Ano bang mga predictions mo about what's gonna happen? Ako sa tingin ko mga isang taon pa. Bago talagang, kasi mag-winter na eh. Di ba? Sana sa summer, nasa summer na ang Amerika at the time of this taping. So summer na hindi pa rin bumababa talaga. Tapos fall, pagdating ng fall, oh my God. Feeling ka magiging crazy ulit. I know. Yun ang nakikita ko. I mean, I don't wanna sound pessimistic, pero hangga't hindi, tama ka Glenn eh, hangga't hindi nakikinig ang mga tao sa social distancing, sa washing your hands and mitigating the spread of the virus, paikot-ikot lang na paikot-ikot, and then magkakaroon ng bagong strain. Pag nagkaroon ng bagong strain, lahat ng na... No, hopefully we get a medicine soon, and hopefully si Trump, you know, he finds discovers out, yes, something, you know, and he's gonna win again, you know. Rock in a hard place, eh. I know, mahirap talaga mag-manage ng pandemic, alam mo yun. But I guess America is doing okay, alam mo yun. We have a lot of cases kasi we do a lot of testing, alam mo yun. Like kami sa work, we do it every week. So if you do a lot of testing, marami talagang ma-ano. Pero it's fine with me, alam mo yun. Iba, yeah. Iba tamang, America is, you know, crumbling or, you know. Hindi rin eh, no? Nakakaawa tayo, parang ganun. Hindi, parang okay pa rin. Okay pa rin. Life is great pa rin. Alam mo yun. Let's talk about yung, doon sa sinasabi mong yan, let's talk about mainstream media. Hindi ka ba na-frustrated that they're controlling the narrative? Di ba? Like, nasa healthcare tayo eh. So nakikita ko naman kung ano nangyayari sa healthcare. Pero yung pananakot nila is frustrating at times. Well, syempre media yan eh. Magpapalabas sila ng mga sensationalized scary stuff or mga protesting, and you know, pero ngayon we're having a spike again in virus cases, so hopefully we get over this and we manage this, and yun, sana matapos na, you know. Nakakairita, no? Ako, nami-miss ko rin yung old times, syempre, right? Diba? So do you go out? Like, di ba nagbukas yung mga restaurants sa Los Angeles? Hindi pa eh. I always eat sa bahay. I cook my own food. Ano normally niluluto mo? Iba-iba. Mostly Pinoy dishes. Okay.
Sino kakain nun? Ikaw lang? O pati yeah, roommates ako, mo? Mga roommates. minsan ako. So, kakatakot kumain sa labas eh. Parang, I'm not that desperate to eat out for now. Right, that can wait for me. And besides, I'm making great food and masarap naman yung ginagawa ko. And it saves money. You know, nakaka-save ka. Therapeutic ang cooking sa'yo? Well, kasi pagod ka na, therapeutic, diba? Therapeutic, syempre. Pero it's a necessity also, you know, and kailangan mong ingatan yung katawan mo, so you have to control what you eat also, and yung pagluto mo, sana healthy stuff, you know. I watched this docu on Netflix. What the Health yung pangalan niya. Okay. Watch that. It's on the documentary Netflix, category. What the Health. So, medyo scary. Like, it's very scary. To paraphrase what you said, kung meat lover ka, dapat panoorin mo to, What the Health. Yeah, it's very scary. You know, yung mga tao, ini-interview nila, mga diabetes patients, stroke, mga ganun, heart attack, and they switched to vegan. After watching it? Well, hindi sila. I mean, sinwitch nila yung diet nila into vegan, and then nawala yung mga medicines nila. Hindi na sila ginom na medicine. So, ikaw ba yung eat meat pa rin? Yes. I'm a part-time vegan. Pero ngayon, gagawin ko, I'm gonna stop eating pork first. Okay. And then, little by little, you know, I'm gonna try and eat healthy kasi we're getting old, Paco, and nangyayari pa yung pandemic, and doon ako na frustrate dahil malapit na tayo sa statistic, alam mo yun? Yeah, malapit na tayong ma-admit sa nursing home soon, diba? So mapunta ako sa, leisure court? Beverly Hills Rehab or something, you know, and meron akong insurance, and pag-usapan lang natin yung niluluto mo, na-intriga ako nun eh. So ano yung mga recipe mo? Well, ngayon gumagawa ako ng mga talong, fina-fry ko, yeah, tortang talong, or mga spinach, mga ginagawa kong parang Chinese style, or tamang bean sprouts and tofu. Sarap. Pero guys, hindi ako vegan. I'm not saying I'm vegan, but I'm trying to start somewhere, you know. Kakain pa rin ako ng beef, you know. Yeah. Korean barbecue sa bahay. We bought a grill, so we go to the Korean market. It's actually more delicious than going out sometimes. So try it. Trinay namin ni Jaja yun. And then kinompute ko yung gastos ko, Glenn. Ganon din ka mahal eh. Yeah, pareho lang. Pero busog ka rin, di ba? Busog, yeah. And it's safe. Kasi kasama mo lang yung family mo. Yeah, and, that's true. Hindi kayo exposed sa mga... Ikaw ba tsaka mga roommates mo? Close kayo? Yeah. Roommate ko, si Rafael Luna. You know him. He's back in the house. Okay. So, yung isa, we have another roommate, si Chris. He's Filipino also. And we're all into arts and music. And mga artists sila. So, we get along, alam mo yun. So, masaya rin pala. Yeah, sometimes masaya. Sometimes hindi ko rin sila nakikita. Alam mo yun, Monday to Friday, hindi sila nakikita dahil maaga ako gumigising and different schedules. Aha. Uh-huh. So, ano na ginagawa ni Paeng ngayon? Si Paeng, he's a photographer. Okay. And he shoots videos. So, yung mga protest na yan, mga rallies or whatever news kino-cover that's happening, niya. Pumupunta siya doon, kino-cover niya. And sinasubmit niya through this news site called Ruply. Okay. So, it's a maraming followers yung Ruply, like millions. So, pinapalabas yung videos niya doon. And then he gets paid for that, no? Oh, yeah. And, siya nagpasok sa'yo sa film industry, di ba? Yes.
mahilig siya sa photography, film, sound. He's a boom operator, video, photographer. And meron siyang talent. So, alam mo yun, yun yung ginagawa niya. And yun nga, pinapalabas sa Rapley, tapos papanoorin, sabihin niya sa akin, oh, look at my video. It's being shown on, ano, sa Facebook, ganyan. Oh, wow, astig, astig. Pero syempre, ingat ka rin. Of course. Rafi, you know, take care, you know, kasi... Ando ka sa action eh. Roommate mo yun eh. So, kailangan look after your roommate also, you know. Ina-encourage ko silang mag-vitamins and to put some mask on right. And, you know, not be careless, you know, pag nasa labas ka. Kasi, yung habits mo affect the people you live with eh, di ba? Yes. We get into some intense debates kaming dalawa, pero we're friends, you know, kasi siya, ano siya, more an activist, protester, ano siya, photographer, right, ako tamang healthcare, right. Ano, advocate, you know, so we debate, but we understand each other's frustration, you know, and sana ma-resolve na lahat nung, ano, nung rally and protesting and, you know, makulong na lahat nung dapat makulong para matapos na. And let's be kind to one another, you know. Yun, regardless of race or social standing, you know. Yun, dapat cool. Dapat cool tayo. Galing, no? Nakaka-excite at nakaka-depress yung panahon ngayon. Dahil ang lakas ng uncertainty talaga. Just when you think na okay, mukhang pababa na, all of a sudden biglang may spike na naman. Man, alam ko nang mangyayari yun eh. I know it's gonna happen, you know. So, nung nag-start yung mga protesting and rallies, I'm like, okay, next month it's gonna be busy again. The census is gonna get high again. And let's pray for the best. So, ganun. My God. Tapos, oh, man. Naiisip ko pala ngayon na nadidistract na ako talaga. Kasi, hindi ka ba nagkaka-cabin fever sa mga pangyayari? Well, nung nag-start yung pandemic, medyo nagkakaroon ako ng anxieties. You know, I'm not gonna lie, you know. Pero, nung habang tumatagal, you know, tamang proper, ano talaga eh, hand washing and masking right. And... you know, ingat talaga is the best way, you know. Ako naman, kaya naman ako nagkakaroon ng anxiety. Kasi nga, di ba, dati, makokontrol mo yung ano eh, yung environment mo dahil sarado lahat eh. Eh ngayon, nagbubukasan na. So, yes. Kausap ko nga yung mother-in-law ko kasi excited siya, magbubukas na yung kanyang nail salon. Sabi ko, ma, pwede, wag ka muna pumunta sa nail salon kasi for all you know, makuha mo, maidala mo sa... Kasi inaalagaan niya sina Cassidy, di ba? So, hindi mo alam. Katakot talaga. Nakakatakot eh. Pero, man, we don't have control. We don't control other people, Pax. So, no, we don't. Ano yun, we wish them the best na lang and we hope they don't get infected. So like tayo ngayon, di ba? I was talking to our artist coordinator, si Michael Abad. Sabi ko, Mike, alam ko, because he was excited. Season 2 has to. We're all in agreement, and ayaw na yung mag-Zoom, gusto na yung mag-live, but we have to pace you guys coming over to the studio, kasi after tonight, isa-sanitize na naman lahat tong... Yeah, at saka okay din naman i-stretch yung mga episodes or mga shoot dates or once a week siguro once or every week. Other week. I mean, up to you. Hindi, tama yun. Once a week. Pagkita namin ni JJ sa schedule, Mike, 3 times a week. Sabi niya, para tapos na. I know. Pero thank you dito sa plexiglass na to. This one, ito. Talaga, shout out to Jaja Araspacuchaga dahil ang cute ni Jaja, she was like, you know what, si Glenn ang guest, make sure na nakakabit yung plexiglass na yan. And I know. And syempre, conscious din ako na sa mga tao. Especially, yung mga tao, if they know you work in nursing home, parang medyo, let's stay right. away from him. Or pag nakascrubs ako and I'm in public, sila tamang, oh my God. Hindi, pero, don't get close to that guy. Pero
siya, ako, si Janelle at saka ako, and si JJ, kami naman, we want to make sure that you're okay. Yeah, ako din okay din ako. Siyempre, I don't want to be the one who infects everybody. So we want to protect. Ako, we want to protect you. Yun ang ibig ko sabihin. Kasi, ikaw, alam and, kong... And guys, we, kami ni JJ, si Pax, off-cam, we are all wearing masks. We are ayan, all, we are all washing our hands. Ito, ito yung mask namin. So, actually, si JJ naka-mask pa rin hanggang ngayon. I know. Pagpakita ka sa camera, Jelly, rito. Punta ka rito para makita nilang, ayan, naka-maskara si... Talaga ano eh. Then we're trying to, ano, we're trying to keep ourselves protected and safe nga from everything eh, di ba? You know, I'm gonna pray for you guys to likewise. Keep staying safe and sana negative parate, you know. Kami sa work yun, every week we get tested, so by this weekend malalaman na namin and pag nag-positive naman ng staff member, i-inform na kagad yung facility, so right. Para stop na and hopefully, knock on wood, all the staff are negative and the residents para, you know, ano masaya, di ba? Tapos, alam ko, sa messenger, nagkwekwentuhan tayo, may tinatanong ka sa akin about one song. Yung kanta ng Human League, tama. Human, di ba? I'm Only Human? Tamang, paano ko ba naisip yun? Basta parang minention ng administrator namin yun nung nag-in service kami. Tamang, oh, I'm only human. So, ganyan. So, ako tamang, I'm only human. Tapos pinakinggan ko na sabay sa tamang. Sana, okay, you know what, you know what. Pero okay lang, okay lang. I mean, we don't have to do it. No, but, we will do it. Not today, but... Pati ginulat bigla. Ano, parang, whoa, hindi ako ready. Hindi. Because wala ka pa performance kaya, no? I know, wala eh. And wala naman akong concrete plans na ano. It's just nag-spark lang ng, sa utak ko. And we'll see. We can do a cover. We can do a new wave cover or panalo something yun. New. Or, yeah, gawin natin yun. Any advice for everybody watching? Ano ba, just keep doing what you're doing, you know. Nakikita ko yung musicians na sobrang inspired and motivated tumugtog and mag-perform, you know, online. So, yeah, tuloy-tuloy lang. I appreciate your videos. I watch them and, you know, I wish I can perform too. But, you know, we'll see. We'll see soon. Ito, before I let you go, no? Anong pwede, because we were talking about cash flow. Anong masasabi mo sa mga musicians na pinatutugtog for the benefit of other musicians pero hindi kinukompensate sa pagtugtog nila for the benefit of other musicians? Am I making sense? Nagigets mo yung sabihin? Yes. Well, may mga nag-invite din sa akin na mag-perform nga sa mga Facebook Live, mga ganun, sa mga website nila. Pero right now, hindi ko talaga feel na, alam mo yun, pwede kong gawin yun. Pero right now, kailangan kong i-focus talaga yung attention ko sa, right. Sa work. Kasi yung mindset ko, tamang work and... yun nga. So ang hirap eh. Ang hirap mag-concentrate on music and work. Yeah, totoo right yun. Now, especially when you're in the healthcare nga. It's very stressful lately in the healthcare. So, you know, once this is all over, you know, I'm gonna play gigs again. And si Tim, he sent me a text message. He wants to do quarantine something, you know. Ay, so we might do an old song or a new song. Mm. We'll see. Pero as far as regular na gigs or performance, I don't think so. And yun lang. Kayo ba? Kami may ano, may sinasalang kaming podcast, the whole band. So the five original members and then si Ira will be coming in sa mga ibang episodes. Kasi busy rin eh, but he's willing to come into other episodes. So kaming lima, kaming anim. Tapos yung performance, ilalagay namin sa website yon.
sa makakapanood lang ng performances ng original songs are those subscribed to the paid ano, to the paid page of the website. I know. Well, I want to support nga din yung mga fellow musicians, yeah. You know, I wish them well. But let's face it, yung mga Facebook Live performances din yun, hindi naman nagbabayad yung mga promoters or producers that think of it. So I'm not saying na gusto ko ng pera, alam mo yun, pero... Pero at least, di ba? At least something. Siyempre, gusto ko yung musicians mag-succeed sila, yes. And then they get paid. Pero yes. Kung tamang, it's a free event. Pero hindi natin alam kung saan napupunta yung pera. I don't really. That's true. Support that. Like, you, like hindi ko nababanggitin yung organization, but this organization has raised over 10 million pesos. Mm. Pero, wow, it's a lot of money. I'm part of that organization. And never nagtanong yung mga... head ng organization, never kaming tinanong, do you need money? Hindi want money, do you need money? Or never nag-offer ng honorarium. Personally, you and I were blessed, di ba? But not everybody in that organization, yes, are blessed. Yes, yes. So at least ask, because I know if we were able to collectively raise over 10 million pesos to give to other people to buy PPEs and all that stuff. Why aren't we talking to other fellow musicians? Because may mga nakikita ko mga hindi naman A-listers na musicians sa grupo. And tinanong ko lang, inalokan ba kayo ng honorarium man lang? Wala. Hindi, kasi most musicians hindi rin sila humihingi ng something eh. I mean, gusto lang nila talaga mag-perform, right. And kahit wala na silang kinikita. Yes, I guess they do it for fun packs and willing sila na to perform for free, and if they're comfortable with that, you know, decision nila yon. So I respect that too. Pero it's hard. It's hard, yeah. To be a musician right now or performer, you know, film or, you know, artist, medyo... My God. Kung sa mga performing live events ka, it's tough. Nandun ang pera kasi dati, no? Sa live events, eh. It's tough. Pero one day, it's gonna come back and, you know, pag nangyari yun, it's gonna be fun and ma-appreciate natin yung life more. That's true. You know. So guys, pababalikin natin si Glenn, ha? Teka, bago ang lahat, Glenn! Kailan, oh, wow, thank you. Ano yan? This one is a gift bag from Radiant Beauty MD. Hindi ko pwede ipadaan dito, guys, dahil hindi tatagos. So idada ako dito. Radiant MD. Salamat. Radiant Beauty sa MD. Care package. Diba? I'm gonna use this. And pwede yan. Know. Ano yung tatanong mo? May tatanong ka pa eh. Bago tayo mag-go, may sasabihin ka pa ba? Yeah, pero nakalimutan ko eh. But thank you for having me again. You know, it's our pleasure. JJ. Salamat ka, JJ. So magse-celebrate pa tayo ng birthday mo. Kailan mag-air tong episode na to, Pax? Well, right now. Kasi pinapanood nila ngayon. Ladies and gentlemen, Mr. Glenn Jacinto, guys. Right. Thank you, Paco. Thank you. Paco's Place. Salamat. Don't forget to subscribe, JJ. Comment, and share this video with your friends, and stay safe always. Episode na to, medyo conscious ka dapat sa masabi mo, tama. Yeah, kasi ang dami na rin. Healthcare.